So welcome to my channel. So guys, in this video I'll show on how to submit DEM sa SSS, yung DEM disbursement account enrollment module. Kasi dito nung una po nag submit ako pag loan, nare-reject po yung application ko. Kasi ngayon updated na po yung pag loan natin sa SSS. Kailangan po itong tatlo, proof of account, proof of identity, and picture na selfie. So kailangan may ATM kung ano bank man, ATM, tapos ay valid ID na kailangan na. So dito sa pag-submit guys sa proof of identity, yung picture natin sa ating ID, yun po ang ating na 1 MB. Kailangan po yung 1 MB lang. At saka naman yung ATM, ganun pa rin. At yung sa selfie na, maraming nahihirapan dito kasi medyo kadalasan ito marireject. So ganito lang po ginawa ko guys. Magpa-picture lang po tayo nito. Picture natin para itong front camera yung maka-capture niya sa ating mobile phone. Tapos mag-download po tayo ng Adobe. Ito po yun, Adobe, para sa ating editor. Itan yung ating pag-selfie, ID at saka ATM. Yun lang po. Sundan nyo lang po ito guys para hindi po tayo ma-reject. Okay, dapat dito tayo sa gallery. Naka-ready na po itong ating ka-craft edit. So ito po. Tapos punta tayo dito sa Adobe Scan. Tapos na po tayo naka-install dito ng apps Adobe Scan. At dito i-click natin to sa picture. Tapos dito tayo ihatid. Piliin lang po natin yung naka-ready na proof of account natin. So ito, click natin. Tapos si taas, check. Click lang po natin tong naka-check. At dito na. So meron na siyang size, oh, parang naka-elastic. So ika-crop lang po natin to. Automatic ito po, 1 MB. So at dito naman si taas, pag kumpleto na po, check na po kasi automatic po ito, 1 MB. At dito parang may lapis, i-click lang po natin to para mag-rename po tayo. So i-rename po natin para automatic na po mag-submit. So lagyan natin ATM para hindi tayo malito. Dapat naka-ngalan na po dito. So ATM. Tapos save PDF. I-save lang po natin dito sa PDF. Okay, tapos na po tayo sa isa. Balita po ito, proof. Dito na tayo sa proof of identity. Ito po naka-ready nga picture sa ating ID na valid. So dito sa ating gallery, hanapin natin yung valid ID naka-picture. At ito na. So naka 1 MB na siya size. Automatic na siya. Pag-re-ready na lang pa rin tayo. So ganun pa rin. Click ng parang lapis at itong X. Click. Tapos parang dito yung ulit, lagyan natin ng rename ID. Yan lang po, ID. Tapos isi-save naman PDF. So saving as PDF. At dito sa last, ito pong selfie na naghahawak po tayo ng proof of identity at proof of account. So dito maraming nare-reject. So dito po hanapin natin ang crop. So dito sa pinakababa, tapos ito hihilahin po natin para mag-fix po yung size niya. Kikita na po itong dalawa, proof of account, proof of identity at saka selfie. So ito na, 1 MB na po ito. So ganoon pa rin, dito sa taas i-check. Tapos doon na tayo sa pag-rename. Ganoon pa rin, lagyan lang natin ng selfie para if mag-submit na tayo, malalaman na po natin yung pag naka-rename na. So okay,
Ito saving as PDF. Tapos ito na makikita itong tatlo. Atin pong i-click itong parang gallery para ma-save po siya sa ating photos gallery para maka-prepare na po siya. At itong pangalawa naman, ito pa rin itong tatlong dot. I-click natin at hanapin natin yung save page as PDF. Tapos last, itong tatlo. Si kanina, hindi po yun nakasave automatic. Ngayon sa last, save na po ito. At ito pa rin. Click, tapos save. Okay na. So nakaready na po lahat itong tatlo. Mga prof. So punta na tayo doon sa e-services. So maglalagin na po tayo sa ecs.gov.ph. So dito, e-service, click natin. Tapos dito na. Sa DIM na po tayo, Disbursement Account Enrollment Module. Dito, click here. Tapos ito na lumabas. Reminder. So, basahin lang po nyo to, guys. Lahat pagkatapos nyo mabasa yan, may i-certify po sa pinakababa. Yung maliit na box, i-check lang po natin. Pagkatapos, proceed. Natin Indra, at ito na lumabas. So dito guys, bank, piliin po natin yung bank natin. So click mo natin itong bank. So hindi po tayo e-wallet at RTC o CPO. So itong bank, tapos itong may basahin lang po natin itong naka-note. Tapos i-click yung naka-X. Tapos dito sa baba, select bank. Ito na, hanapin natin yung bank natin. So sa akin po Metro Bank. So hanapin natin Metropolitan Bank as and Trust Company. So as known as Metro Bank po yan po. At dito sa account number, so ilagay po natin yung account number. So sa Metro Bank 13 digit po. So nasa ibaba sa ating pangalan yung account, yun po ang account number. Pagkatapos select document. Pagkatapos ma-confirm yun, so select document. Dito tayo sa siyempre ATM card with account number and name. So yan po ang ating document type. So ito pong ATM card. At dito mapansin natin, dito ng pangalan yung inilagay natin, yung pag-rename natin ATM card o ito no with account name number. So ito po clean ATM. Yan po ini-edit natin. So pangalawa, itong identification. So click natin, tapos i-browse natin. At yung naka-ready na kanina, inedita natin doon sa Adobe Scan. Ito na, mag-click na lang po tayo. O ito na, pangalan lane ID. So ito po ID. Tapos ito yung pangatlo, sa selfie photo. Selfie photo. Tapos doon pa rin, hanapin pa rin natin yung naka-ready na. Naka-selfie tayo. I-browse po natin at select files. At ito, dikita natin. So, selfie. Ito, nakalagay na selfie. So, automatic naka, ano na po yun, upload. So, tapos dito sa pinakababa, tapos na po tayo sa tatlo. Kung ka i-certify, i-check na po natin to. Tapos enroll. So ito na makikita natin, your bank account number will be submitted to CCS. So okay, i-continue lang po. Do you want to continue? Okay. So dito na guys, kikita. Okay, you have successfully enrolled your bank account details. So ito na po, may pizza. Ito may transaction number. So view disbursement accounts. So i-bibio po natin. So nag-confirm na po. Tapos matapos mo view, at ito na ating status for for branch approval. Sorry po. So after 12 hours
Pag-login po natin dito sa my.sss, punta tayo sa e-service, ito na po makikita natin automatic. So dito na po makikita ang ating loanable amount, magkano po yating loan at magkano po ba ang ating net proceeds. So dito na natin malalaman itong kulay red na amount, ito po ang net proceeds natin na patatanggap po natin. So nito lang guys, post submit na natin. At pagkatapos nating ma-submit, ito na po ang lumabas na you have successfully submitted. Tapos kinakailangan na po dito kung ipa-certified na sa ating employer, para naman mag-antayin lang po tayo ng ilang days, 3 to 5 days para mag-withdraw na po tayo. So yun po guys, at panoorin lang po yung iba po kung tutorial ko po. So thank you so much. That's all. Peace out.